Mr. Chang, hindi daw totoo ang tinulungan siya ni Hungry Syrian the Wanderer. Hungry Syrian, dismayado sa nangyari. Alamin! Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapinas. Muli po ay nagbabalik na naman ang inyong lingkod, Pinas Isip, iba't ibang kaalaman. Nagpapasalamat po ako sa inyong patuloy na pagtangkilik at muling pagbabalik sa aking channel. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay ang kumakalat at viral na nga na isang foreign vlogger na si Hungry Syrian the Wanderer na mas kilala sa pangalang Basel at hinahanga ng marami dahil sa ginagawa niyang pagtulong at ito pa nga ang ginawa niyang content sa kanyang YouTube channel. Kaya nagpunta siya sa Pilipinas at napili niya ang Pilipinas na dito siya magba-vlog. Kaya dito niya ginawa ang kanyang pagba-vlog sa Pilipinas. Pero kung ikaw ay bago lang na napadaan sa channel ni Pinas Isip, ay pakisubscribe ang channel na ito kasama ang bell icon para ikaw updated sa iba't ibang kaalaman video ko. Pakilike kung iyong naibigan ang video ito at pakishare na rin po sa iba. Maraming po salamat at atin na pong pag-uusapan ang ating topic ngayong araw na ito. Dismayado at malungkot ngayon si Hungry Syrian the Wanderer, isang foreign vlogger, dahil sa hindi niya inaasahang gagawing pagtatrader sa kanya ni Mr. Chang, na isang Koreanong matanda at vendor ng samyang sa Las Piñas City, na kamakailan ay nag-viral din sa social media. At dahil sa nakita ito ni Hungry Syrian, ay naawa siya sa matandang Koreanong ito, dahil siya ay may pusong maawain at matulungin. Kung kaya't hinanap niya at tinulungan si Mr. Chang. At dito nagumpisa ang kanilang pagiging magkaibigan at pagtitiwala ni Basel sa matandang Koreano na humantong pa nga sa isang pagbibigay ng tulong na hindi mo inaasahan dahil ito ay napakalaking halaga. Subalit sa hindi naasahang pangyayari at ito ay ikinagulantang ni Hungry Syrian dahil biglang naglabas ng pahayag si Mr. Chang na hindi daw siya tinulungan o binigyan ng pera kahit na magkano ni Basel. At ang ginagawang pagtulong daw nito ay pakitang tao lamang at ginagawa lamang daw ito sa harap ng kamera sang-ayon kay Mr. Chang. Kaya masyado na dismaya at nalungkot si Hungry Syrian dahil sa balitang ito. Matatandaan na isa si Hungry Syrian na tumulong sa lugar ng Cagayan noong ito ay binaha dahil sa bagyong Ulysses. Kaya kilalang kilala si Hungry Syrian pagdating sa pagtulong o pusong matulungin kaya hindi siya makapaniwala na gagawin sa kanya ni Mr. Chang ang mga bagay na ito. Dito na bubuo ang realidad na kahit tumulong ka na, masama ka pa. Tinulungan mo na, siniraan ka pa. Dahil may mga tao na hindi marunong makontento. Kapinasisip, ano ang masasabi mo patungkol sa bagay o usapin na ito? Kung ano man po ang iyong komento o naisabihin patungkol dito, ay pakitype na lang po sa comment box section sa ibaba. Niniwala ka ba sa sinasabi ni Mr. Chang? Ito po si Pinasisip na nagpapasalamat po sa inyong lahat. Bye-bye po. See you on my next vlog. Lagi po natin tatandaan, kung gusto nyo na ang karagdagang kaalaman, si Pinas Isip lamang ang inyong puntahan. Tiyak na marami kang malalaman.